What's up guys? Welcome back to the channel. This is Luigi Versosa. And today's video ay didiscuss natin ang isa sa pinakamalaking mga problema ng mga small-time YouTubers na gumagawa ng song covers, acoustic covers, at iba pang instrumental covers, which is the copyright claim. So sa video na to, sasagutin natin ang mga tanong kung ano nga ba ang copyright claim, bakit ba nagkakaroon ng copyright claims yung mga videos na ina-upload natin, at paano nga ba natin may iwasan na magkaroon ng copyright claims yung ating videos. So huwag na natin patagalin to, let's get right into it. Okay, so unang tanong, ano nga ba ang copyright claim? Ang copyright claim ay isang restriction ng YouTube kung saan na pag nag-upload tayo ng video, i-check nila kung gumamit tayo ng copyrighted music. Pangalawang tanong, bakit ba nagkakaroon ng copyright claim yung ating mga videos? Nagkakaroon ng copyright claims yung videos natin kapag una, kumuha tayo ng video na galing din sa YouTube. Pangalawa, kumuha ka ng video na sikat and ginamit mo as background music. Pangatlo is nag-cover ka ng isang kanta na copyrighted na galing sa iba ring YouTubers. Pangatlo, paano ba natin maiiwasan na magkaroon ng copyright claims yung mga videos na ina-upload natin? Unang-una, huwag kang magda-download ng video na galing din sa YouTube. So, magda-download ka ng instrumental, for example, galing sa Acoustic Heaven or galing sa Covers PH, automatic po may copyright claim yung video na yun. Bakit po? Kasi, yung ginawa nilang rendition ng kanta na yon is kinopyright na din nila. So basically, hindi mo siya pwedeng gamitin dahil na-detect na ni YouTube yung music na yon. Pangalawang tip, gumawa ka ng sarili mong version ng kanta. Pag sinabi kong gumawa ka ng sarili mong version, gumawa ka ng sarili mong rendition. So if pop yung kanta, gawin mo siyang R&B. Kung R&B siya, gawin mo siyang rock. Kasi that way, hindi madedetect ni YouTube na ginamit mo yung original na composition ng music. And that way, may iwasan natin na magkaroon ng copyright claim yung video. Pangatlo, mag-transposition ka. Pag sinabing transposition, papalitan mo yung chord. For example, galing letter G yung kanta. I-transpose mo siya sa ibang letter like A, or C, or D, or better yet, kung nagigitara ka, gumamit ka ng kapo kung gagawa ka ng song covers. That way, may iwasan natin magkaroon ng copyright claim yung ating mga videos. Actually, ayan yung ginagawa kong way para hindi magkaroon ng copyright claim yung mga covers na ginagawa ko. Pero, hindi ko pa rin i-assure sa inyo kasi minsan, nagkakaroon pa rin siya ng copyright claims. Pang-apat, kumuha ka ng sarili mong kanta. Ayan ang pinaka-effective way para hindi ka magkaroon ng copyright claim. Kumuha ka ng original song mo, gumawa ka ng sarili mong beat, kumuha ka ng sarili mong background music. Sobrang taas ng chance na hindi siya magkakaroon ng copyright claim. And since nasagot na natin yung mga tanong, ito naman yung additional tip ko bago kayo mag-upload ng song covers nyo. Bago kayo mag-upload, huwag nyo munang iset to public yung video. Private nyo muna siya. Bakit kamo? Kasi pagka nag-public kayo, mano-notify agad yung mga subscribers nyo na gumawa kayo ng bagong video. And then nakita nyo na may copyright claim. Yung iba na panood na nila yung video, tapos biglang madi-delete dahil may copyright claim. Hindi maganda yon sa ating mga subscribers kasi magkakaroon sila ng mga tanong kung bakit dinilete yung video o kaya ba nagka-problema ba kayo sa YouTube kung bakit nawala yung video na yon. And lastly, pag gumamit ka ng private, makikita mo na agad doon yung status ng restriction mo kung may copyright claim ba yung video and wala. So kung merong copyright claim siya, for example, gumamit ka lang ng background music, pwede mo pang edit yung video para palitan mo yung background music and maiwasan mo yung copyright claim. Same din sa ating mga cover artists. Kung napansin niyo at nag-upload kayo private, then may copyright claim, may oras pa kayo para gumawa ng bagong cover or palitan niyo yung chords or palitan niyo kung anong version na pwede niyo palitan para maiwasan yung copyright claim. So ayun lang yung mga mabibigay ko na tips sa inyo, especially sa ating mga YouTube content creators na gumagawa din ng song covers.
And alam ko sa mga small YouTubers, kailangan nyo ng mga subscribers. So, kung small YouTuber ka, comment down in the comment section and leave a like or a thumbs up para isub ko yung channel nyo and I will watch your videos para madagdagan din yung watch time. And hopefully, you can do the same with my channel. So, click mo yung subscribe button and hit the notification bell. Kung nagustuhan nyo yung video na to and sa tingin nyo na makakatulong to sa mga future videos nyo, hit the thumbs up button and comment down in the comment section below. And magkita-kita tayo sa susunod kong video. Thank you and have a nice day!